Kamusta, wonderful bookworms all over YouTube? My name is Gerald. Welcome to another video. Hello sa inyo, mga kababayan. Woo! Okay. Wala tayo ngayon doon sa mga background ko na mga libro-libro because sobrang matrabaho kapag mag-film ako doon sa may bookshelf kasi kailangan ko pang i-set up yung ring light, yung tripod, yung mga angulo, tapos kailangan ko pang papahimik yung sinadola sa baba kapag nag-uusap sila kasi naririnig sa video. So napakarami mga proseso, kumbaga, para makapag-film ako doon. Kaya naman, nandito ako ngayon sa aming kwarto. And also, gusto ko rin ipakita sa inyo ang aming wallpaper na talaga namang ako mismo ang nagdikit-dikit niya. Oo. Natanggal ang mga libag particles na nandito sa lower part ng aming wall. Kaya mukha na siyang malinis tingnan. Ayan. Yun lang naman. Gusto ko lang i-flex yung wall namin. Anyways, ang dami ko nang sinabi. Andito tayo ngayon because of another book haul. Diba? Sabi ko sa inyo talaga na napakaraming parating na book haul dito. Kaya naman, bago tayo magsimula, I just wanna say thank you to our sponsor of today's video, Book of the Month. Na naman tayo. Syempre, charot lang. Asan naman tayo na ang Book of the Month i-sponsoran tayo. Pero, i-manifest lang natin. I-manifest lang natin na i-sponsoran din tayo ng Book of the Month. But as of now, charot lang may sponsor tayo. But, today's video is going to be Book of the Month book haul because we have 3 boxes in here na bubuksan natin for today's video. Dumating na kasi last week isang box na iniintay namin na inorder namin kay Donna sa The Literary Culture. And dun nga sa box na yun ay ang tatlong Book of the Month boxes na inorder ko. So buksan na natin sila. So a total of 8 books ang meron tayo dito. Let's start with this tiny box kasi siya yung madaling buhatin. Sabi dito, you've got great taste. Great taste, white caramel, and my sweet linum lang. Di madadalo sa sarap. Okay, first book na nakita ko dito is Pretty Little Wife by Darby Kane. Di ko alam kung saan to, so let's go ahead and look what this book is all about. What? In this story, we're going to follow our main character, Lila, na mapagbibintang pinatay niya ang kanyang asawa. Pinatay nga ba niya? O hindi? Hindi natin alam. Ito talagang si Lila ay nagplanong patayin ng asawa niya at itong pagpaplano na ito ay inabot ng linggo, ilang linggo mga kababayan. Tapos, nung nasagawa niya na yung plano niya, akala niya na-execute niya ang murder na ito flawlessly. Pero, nagkakamali siya, ma'am si girl. Kinabukasan, ina-expect niya na siya ay makakatanggap ng mga condolence mare, mga ganon. Pero, tahimik ang lahat. At, kinontak nga siya ng school kung saan nagtuturo ang kanyang asawa na hindi nga daw pumasok itong kanyang asawa. So, ito ngayon si ate mo girl Lila ay naluloka. Ine-expect niya na ang walang buhay na katawan ng kanyang asawang si Aaron ay makikita na dapat ngayong araw na ito. Pero, walang katawang nakita. Oh my God. At isang ang search and rescue kay Militik ang inilunsad para hanapin itong si Aaron at ang ating primary suspect ay itong si Lila. At isang araw nga nakatanggap ng mga note itong si Lila at nalaman niya na hindi siya nagtagumpay dito sa murder na pinlano niya ng ilang linggo para kay Aaron at ngayon naghihintay na lang ito para ito mismo ang gumawa ng susunod na atake para kay Lila. This is really interesting. Hindi ko in-expect na ganun pala ang synopsis ng libro na to. Kasi ang lagi ko lang narinig is that nawawala daw yung patay na asawa. Akala ko naman namatay talaga tapos biglang nawala sa hukay yung bangkay, ganun. Pero hindi pala. So it's really interesting. Kasi nakala mo na patay mo ng maayos pero nakatakas pala. So ngayon, ito ngayon ay magiging habulan kung baga. I love it. I'm excited. Now let's go to our second book. Let's go. The second to the last book na nandito sa box na to ay The Death of Vivek Oji by Kweki and Mezzi. This is just a short story and natapos ko itong basahin. And kung hindi niyo alam kung saan to, this is all about The Death of Vivek Oji. Let's go to the next. Yun lang. This is a story about The Death of Vivek Oji. Oo. And kung ano ba ang naging dahilan kung bakit siya namatay at kung ano ang mga sitwasyon na pinagdaanan niya that leads to his death. We are going to follow 2 point of views in here. That is Osita, yung pinaka-close na cousin ni Vivek, and Kavita, which is yung nanay ni Vivek OG. Ito ay nangyari sa Nigeria, and while we are reading this, tayo ay makakakita ng mga
culture ng mga taga Nigeria, how they are with their family, how they are dealing with homosexuality. I really enjoyed reading this because this is a heartwarming story. It has a beautiful prose. But ako nag-review. But yes, this is our second book in the box. And oo nga pala, kasama doon sa mga box, kasi in order ko yata to is December. Doon sa mga box na yun, if meron tayong mga stickers na bigay ng BOTM, ayan siya. Every box may ganito. Same lang din sila ng design. So, tatlo yung stickers na nakuha ko na ganito. And also, may nakuha rin pala akong... Wait. Yeah. Dito ko nilalagay yung mga bookmark ko. Ang ganda, di ba? Of course, hindi mawawala ang tatlong piraso ng BOTM bookmarks. Mind... If I cut in, Book of the Month, Book Moji Pins. Ayan, nakuha ko to kasi nirefer ko yung sarili ko sa sarili ko. What? But anyways, now let's go to our next box. Oh! Frozen ka, girl. Little Fires Everywhere by Celeste Ng. Hindi ko alam kung basa ba dito ay Celeste Ng or Celeste Nang. Ang dami kong naririnig na magagandang reviews about this book. This happened in a suburban area. And ewan ko, ang weird. Pero I dreamt of living in a suburban area wherein magkakaharap o magkakatabi yung bahay. Tapos parang paglabas mo sa pintuan nyo, makikita mo yung kapitbahay mo sa tapat nyo. Yung mga something, alam nyo yung bahay sa Tide, sa commercial ng Tide, o kaya commercial ng mga surf, yung paglabas mo ng bahay, yung mga kapitbahay mo, nasa harapan mo lang din yung mga bakod nila, mga garden, parang ganun. Gusto ko tumira sa ganun. So, I'm really excited in here. Wala talaga akong alam about ito, actually. Binasa ko yung synopsis, pero wala talaga akong mag-gets. But anyways, ang alam ko lang dito is, they are living in Shaker Heights, wherein, ang nakakaloka dito sa Shaker Heights is, meron silang mga rules and regulations. So, talaga namang kakaiba. Ano ho, dito sa Shaker Heights, ang isa sa nakita ko is that yung paint o pintura ng kulay ng bahay nila is dapat may certain palette para sa aesthetic and also sa organization. Something like that. Anyways, we're going to follow this one family, Mrs. Richardson, na nakatira dito sa Shaker Heights. Tapos, may paupahan siyang bahay dito sa lugar na to. At ang pinapaupa niya doon ay yung mga taong nangangailangan talaga ng tulong or something like that. At ang naging tenant nga doon ay itong pamilya ni Mia na isang artist. And then, may mangyayaring pagkaka-inlaban between Pearl, yung anak ni Mia, and between Moody, na anak naman ni Mrs. Richardson. I really don't know. Pero ang alam ko lang is sa first chapter, may masusunog na bahay. Yun lang ang alam ko. But I am hearing a lot of good things about this book. I am excited to read this book. Kasi ito ang aking first ever Celeste Ng, if ever, na mabasa ko na to. Second book that I have is The Great Believers by Rebecca Mackay. Ang dami rin magandang reviews ito sa Goodreads, and it will tackle topic about HIV epidemic na nangyari way back. Meron doon itong pagkakahawik sa Little Life. So in the story, we're going to follow a group of gay male friends na naapektuhan nga nitong AIDS epidemic noong 1980 sa Chicago. And then, on another timeline, we're going to follow Fiona, who is a mother na naghahanap sa kanyang nawawalang daughter in 2015. Fiona's brother is a member of that gay group friends na naapektuhan ng AIDS ay namatay, and because of that, dinala ni Fiona yung grief ng pagkamatay ng kapatid niya and also ng mga kaibigan nung kapatid niya. Maguro explanation ko. Pero ang masasabi ko na lang is that we are going to follow the lives of these gay friends as well as the lives of Fiona, and kung paano ba naapektuhan nitong AIDS epidemic na to noong 1980s ang buhay ng mga gay male noong panahon na yon, and also ang pamilya ng mga naiwan ng mga gay male na iyon. I cannot say that I am excited, but I wanna know what happened on those times wherein wala pa talagang nakikitang solusyon ang mga tao about AIDS. Kasi di ba alam nyo naman, nakabasa ko ng libro na ang pangit ng representation sa AIDS. Baka matapos. And gusto ko makabasa ng libro na sana ay may magandang discussion na may bibigay about AIDS or HIV. Anyways, let's go to the third book in the box. Dun-dun-dun-dun-dun! Psh! People Like Her by Ellery Lloyd. Ito, interesting talaga to kasi we are going to follow a mother who is an Instagram influencer. Tapos tinatawag niya yung sarili niya as Mama Bear, tapos yung asawa niya Papa Bear, tapos yung kanyang bunsong anak na Baby Bear. So sobrang sikat nitong si ate mo girl as an influencer. Tignan ko muna kung ano pangalan ni ate girl. Emmy. So sobrang sikat nitong si Emmy Jackson sa Instagram kasi nga sobrang authentic, ganon. Kumbaga yung kanya pinapakita sa social media kaya siya naging sikat. Pinapakita niya yung stress na pinagdadaanan ng isang nanay, and also the fulfillment na nararamdaman ng isang magulang. Itong asawa niya naman is a writer na parang medyo meh ang mga kalagayan ng kanyang pagtatrabaho o pagsusulat, anho. Napapansin niya na itong si ate mo Emma, Emmy, ay minsan ay nagpepeke, kumbaga, so you know, humakot ng likes, ng follows, ng views, alam mo yon, kasi more followers, more pera.
And ito nga si ate mo, Emmy girl, ay magkakaroon ng stalker. At itong stalker na to ay naka-encounter ng tragic past. At ang tinuturing niyang root cause ng pain niya na yon ay itong si Emmy. At gagawin niya ang lahat para pagbayaran ni Emmy ang nangyari sa kanya. Ang ganda ng tagline nito, followed by millions, watched by one. Ay! Let's see kung ano ang mangyayari kay ate mo girl, Emmy. And I am excited to follow the tea na meron dito sa mga influencers' life. Aminin naman natin, karamihan sa mga influencers are very clout chasers. And I'm excited to know kung ano ma-offer ng libro na to. Ayun na nga! So now we are down to our last box that we have for Book of the Month. Let's go! Nabuksan na ang kahon. Ilabasan natin ang mga libro. Let's go! First book that we have in the third box is The Wife Upstairs by Rachel Hawkins. Ito daw ay Jane Eyre retelling and I don't know who Jane Eyre is. So, wala akong paki doon. So, ang ating bida na si Jane ay kalilipat lang dito sa Birmingham, Alabama. Sweet home, Alabama. Tara! So, ayun na nga. Kalilipat niya lang dito sa Birmingham, Alabama at siya ay nagtrabaho as dog walker dito sa Thornfield Estates, which is talaga namang mayayaman po ang mga nakatira dito. Ano ho? Itong buhay ni ate mo Jane ay magbabago nung makilala niya itong si Eddie Rochester. Itong si Eddie ay kamamatay lang ng asawa niya. Nalunod yung asawa niya at yung best friend ng asawa niya, kaya namatay. Oo, ganon. So nakilala siya ni Jane, itong si Eddie. At para kay Jane, si Eddie ang solusyon para siya ay makakuha ng yaman at makaahon sa hirap ng buhay. Parang kung paano tayo nakikita ng mga American reaction YouTuber as pangbayad ng bills because tayo mga Pilipino ay ginagamit nila sa pagpipinoy baiting sa pamamagitan ng pagre-react sa mga video ng mga Pilipino na talaga naman kinakagat natin dahil uhaw na uhaw tayo sa representation. Facts only. So, nung nagkakamabutihan na nga itong si Jane at si Eddie, hindi niya alam kung talaga bang makukuha niya ng buo itong si Eddie dahil nararamdaman niya na parang kumbaga ay may shadow ni Bea pa rin. Nung namatay na asawa ni Eddie, ang talaga namang nagpipigil sa kanya para makuha ng buo itong si Eddie. Dahil sabi nga din dito, ghosts of Bea is always hunting, always watching. And very short lang din siya, page 290 lang. Oh my God, 290 lang? I am so excited for this because I'm hearing a lot of good things about this and this is a mystery thriller and that is No Exit by Taylor Adams. Okay. So itong No Exit ay nakita ko sa mga reviews are very thrilling. It will really keep you at the edge of your seat, something like that. And I love that because ayoko ng mga boring na mga parts sa mystery thriller. Ayoko ng mga may mga jargons, kabilatik na hindi ko maintindihan. Gusto ko yung actions after actions after actions. Sa mga review na babasa ko, ganun itong No Exit by Taylor Adams. We are going to follow our main character Darby na papunta sa Utah dahil dying na yung kanyang nanay. Ay, ano ho, while on her way papunta dito sa Utah, siya naman talaga ay naka-encounter ng blizzard o ng bagyo na snow, ganon. Kaya naman napilitan siyang mag-stop over dito sa remote highway rest stop. So walang signal ng telephone, tapos doon sa remote highway rest stop na yon ay merong apat pang mga kagaya niya na na-stranded din. Four complete strangers, kumbaga, ayan na nga. So ito mong si Ate Darby ay talaga namang gusto niyang maghanap ng signal. So lumabas siya ngayon dito para maghanap ng signal at naloka siya. Dahil pagtingin niya sa likod ng van ng isang stranger doon sa loob, may nakita siyang bata na nakakulong sa animal crate. Oh my god! At doon na nga magsisimula ang pag-iimbestiga nitong si Darby kung sino nga ba ang may-ari ng van na iyon. This is going to be thrilling! You're not gonna be excited! Plano ko itong basahin like next month. Pero baka basahin ko rin ngayong February because I am really excited! The last book that we have in this haul is what I am really excited about as well because ito daw ay may magical realism and I am really into magical realism. Nung nabasa ko yung Still Life with Tornado, di ko lang sure kung may magical realism ba yun. Pero itong libro na to, may magical realism daw to. And that is The Astonishing Color of After by Emily X. Erpan. Hindi ko expect na makapal pala siya. Okay, 472 pages. Okay, so ang ating bida si Lei Chen ay sure na nung namatay ang nanay niya because of suicide, itong nanay niya ay naging isang ibon. Base sa mga nabasa ko rin ng mga reviews, ito daw ibon na to ay kulay red, something like that. And can also communicate with Lei. Not sure about that, pero this bird that is her mother will urge her to go sa Taiwan to meet
to her maternal grandparents for the first time. And pagpunta niya nga sa Taiwan, may mga ma-discover siya mga bagay-bagay. I am sure that this is going to be a heartbreaking story. Sabi nila medyo mabigat daw ang istorya na ito, but it is really beautiful as well. And I am excited because ang tagal ko na rin gustong basahin itong The Astonishing Color of After. Siguro mga last year pa nung nakikita ko tong pinag-uusapan sa BookTube, gusto ko rin siyang mabasa. Right now that I have it in my hands, I am excited and I feel like pipikapin ko nito soon. Kasi nga, sabi nga naman na naging ibon ng nanay niya, ibon ma'am, may layang lumipad. Anong connect? Wale. Okay! So mga bakla, kayo ng taon! Ito na mga libro na dumating sa akin for this book haul. Okay, so here they are by ranking based on sa interest kong basahin sila. First na gustong basahin is No Exit, and then yung pinaka-least na priority ko dito sa stack na to ay itong The Great Gatsby. Charot! The Great Believers. Ayan siya, mga momshi girl. Ang ganda nitong tingnan sa bookshelf, lalo na kapag magkakahilera itong BOTM logo. I am really, really happy and excited that I have this book. Alam nyo ba, sobrang nakakatuwa lang na ngayon is na bibili ko na yung mga books na pinapangarap ko lang dati. Ano hon? I am really dreaming about buying the books that I want. And narealize ko rin, ang pagbili ng libro ay something that really makes me happy. Nakaka-fulfill siya sa pakiramdam na alam niyo yung parang after long hours of working sa pagpupuyat, nakikita mo yung pinaghirapan mo. Na realize ko yun noong pinanood ko yung video ni Trish about her resolutions, na para siya sabi niya na yung books na binibili niya are something that make her feel accomplished, and nararamdaman ko ngayon. Ano ho, sana nag-enjoy kayo sa video na to mga mamshi, and sana rin na may nakakita kayo ng mga titles na baka bet yung basahin. Natutuwa nga ako kasi yung mga libro na binibili ko talaga ay mga gusto ko talagang basahin, kaya hindi ako, alam mo yun, parang hindi ko naiisip na nagsasayang ako ng pera kasi binabasa ko talaga sila. Yung apat na BOTM books na hinol ko nung last time, nabasa ko lang yung tatlo, yung Red, White, and Royal Blue na lang hindi ko pala mabasa. Diba? Nakakatawa. Anyways, that is it for today's video. Thank you so much for watching. Kung nag-enjoy kayo sa book haul na to, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe for more book hauls and for more bookish content like this. Follow me on all of my social media accounts, and kung 18 ka na at kaya mong mag-register, please go ahead and register sa Comelec. Pwede natin gawin yun online because kulang na kulang yata yung mga botante na ini-expect ng Comelec for the 2022 elections. So if you can, please go ahead and register para makaboto tayo at makapaglukluk tayo ng mga opisyal na sa tingin natin ay magiging tama o perfect para mag-rule at para maging okay ang lahat dito sa Pilipinas. That is it. Thank you so much for watching, and always remember to open that book, discover what magic is. See you again next time. Be safe, be kind, and let's survive this pandemic. Bye!